makakatulong sa contact tracing, utos ng IATF sa mga ospital na humingi na ng permiso sa mga COVID-19 patients na pangalanan sila. Pinaghahanap na rin ng quarantine areas ang bawat LGU. Nakatutok si Joseph Morong. Pinapahanap na ng Interagency Task Force sa mga lokal na pamahalaan ng sarili nilang quarantine areas para sa mga kumpirmado at posible may COVID-19 sa kanikinilang lugar. Inanunsyo kagabi ni IATF spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles ang resolusyon kaugnay nito. The latter shall classify identified facilities into those that can be utilized for the isolation of and those where positive COVID-19 cases with mild symptoms may be managed. Pati Department of Tourism at iba pang mga ahensya pinagtatanong-tanong na rin ng mga posibleng quarantine facilities. At kung noong una, dahil sa patient privacy rights, hindi maaaring isapubliko ang pangalan ng nagpositibo sa COVID-19. Ngayon, sabi ng task force, kung pwedeng hingin ng mga ospital ang permiso ng pasyente na pangalanan sila para magpatest ang mga close contacts nila. Pakiusap po para matulungan yung contact tracing sa lahat ng mga public health facilities. Paki-ask po ng permission ng mga COVID-19 patients if they are willing to disclose their identities to the public. Inaprubahan na rin ng task force ang Joint Memorandum Circular para mapatakbo ang mga programang pantulong sa publiko tulad ng mga ayudang pagkain at pera. Hindi pa inilalabas ng task force ang detalye nito pero inatasan na ang DSWD na ibigay ng listahan ito ng mga benepisyaryo. Inatasan na rin ng Task Force on Customs, Philippine Ports Authority, DTI at DA na ilabas na ang lahat ng mga refrigerated containers at dry vans para matiyak na hindi magkakaproblema sa supply ng pagkain. At kung kinakailangan, sabi ni Secretary Nograles, mag-i-import ng karagdagang 300,000 metric tons ng bigas ang bansa. Joseph Morong, nakatutok 24 Oras.